Sa ibang balita ka, Coffee, nakuha, mukhang tumataas po ang tsansa na posibleng ano ito, masuspende o matanggalan ng prangkisa itong SMNI ni Pastor Apollo Quiboloy dahil medyo ang daming nahahalungkat na issue eh diyan sa House of Representatives eh. Actually, na-cite into contempt niya itong si dating Yusek Baduy, no, at si Ka Eric. Parang ang gulo-gulo ng hearing dyan, ka-coffee. No? Actually, pinanood natin yan. Medyo mahaba nga yung hearing eh. Parang umabot yan na 6 hours eh. Ilang oras din tayo nanood dyan. Pero parang bakit ang gulo-gulo dyan sa hearing na yan? Anyway, ka-coffee, ang nag-iimbestiga na po ito, itong committee na ito dyan sa House of Representatives, isuportado po nila itong SMNI suspension. Sabi ha? Gusto nilang masuspend itong SMNI. Tingnan natin. Bakit kaya nila sinusuportahan? Ano yung kanilang argumento dito? Bakit isinusulong nila itong suspension ng SMNI dahil at ito daw po ay hindi an attack o hindi daw po ito pag-atake sa freedom of the press kasi di ba nakasaad yan sa ating salikang batas sa konstitusyon natin yan Article 3 Section 4 yan eh kung ikaw ay MASCOM no MASCOM student or MASCOM graduate eh kabisado mo yan Article 3 Section 4 ha? No law shall be passed abridging the freedom of speech of expression or of the press yan kakofi no so hindi raw yan ang issue according dito sa House of Representatives no hindi daw po yan ang dahilan kaya wag daw tayo lumihis wag tayong tumutok doon sa ito ay pag-atake sa freedom of the press hindi daw po iba po yan the House Committee on Legislative Franchises has adopted the resolution urging the National Telecommunications Commission o ito pong NTC na suspindihin po itong Sunshine Media Network International o SMNI yung operasyon nito dahil po sa alleged violation of its franchise term. Actually, bago lang yung prangkisa eh, ng SMNI. Eh, no? Para 2019 lang yan na-renew. So 25 years po yan. Pero ang Kongreso, meron po yung oversight function. Eh. Pwede nilang bisitahin o silipin kung ano yung mga, kung paano nag-ooperate ang isang TV network no, na ginawaran ng prangkisa. Kasi pribilehiyo ito ka-coffee. Eh, no? Committee Chairperson at Paranaque City Representative Gus Tambunting approved the motion to adopt House Resolution 1499 na may akda po dito si PBA Party List Representative Margarita Nograles after hearing no objection. During Tuesday's hearing, Nograles said SMNI failed to exercise extreme caution in the franchise granted by Congress to, not by the Congress, Congress ang nagbibigay, pero it should be granted by the people. Taong bayan po ang nagbibigay ng prangkisa. Itong Kongreso natin, itong House of Representatives, yung mga kinatawan niya ng taong bayan. Kasi ang airwaves, eh, pribilehiyo yan. Eh. Kaya nga, pag-aari yan ng taong bayan, kaya ka binibigyan ng prangkisa. Pero syempre, tulad niya ng isang comment, isang beses sa ating vlog, hindi naman lahat ng taong bayan eh, buboto o may say o magpunta dyan sa Kongreso. Kaya yung mga House of Representatives. No? Pero technically, not technically, no? Pero logically, siya taong bayan yan, ka-copy. No? To operate in an industry imbued with public interest. SMNI operates under a congressional franchise granted to Swara Submedia Corporation in August 2018 under Republic Act No. 11429. 11422. Yeah, 2019 lang yung kakopi. 25 years po usually itong prangkisa. No? At nararenew po ulit yan. Ang ABS-CBN, kung inyong matatandaan, isa yan sa naging malaking pagsubok nila. Eh, no? Ang hindi pagkakarenew ng kanilang prangkisa. Ay, Ma'am Feli de la Cruz, maraming salamat sa iyong pa-super sticker, no? Ma'am Feli de la Cruz, shoutout po sa inyo, ma'am. Thank you. Ano sa tingin ninyo, ka-coffee? Yun nga, medyo magulo kasi itong usapin na ito, eh, no? Magulo kasi yung hearing. Actually, no? Napakaraming, sa totoo lang, ha, marami yung mga congressman na dumatid ang hearing na runung-runungan din, sa totoo lang. Pero do may mali din kasi talaga. May pagkukulang din itong si Ka Eric, no? Dahil, sa kanyang mga nabitawang statement na sa kanyang do patanong niya ito ka-coffee itong kine-question na malaking halaga ng travel expenses ng House of Representatives. Bagamat may pagkukulang pero medyo sumobra naman din kasi ang Kongreso dito eh. Itong ilang ating mambabatas sa totoo lang parang OA na masyado eh. Pasikat din kasi. Actually, pag mga ganyang hearing, pagkakataon din ang mambabatas na mag-show off eh, maraming nanonood eh. Siyempre, pagalingan yan eh. Yung iba kahit wala ng sense eh. Malakas lang ang boses. Napapansin natin yan eh. Para magmukhang magaling, di ba? Lalakasan mo lang yung boses. Pero minsan talaga, wala eh. Walang sense eh. Ang sinasabi. Ma'am Feli de la Cruz, pagaling ka po. Our loving great hero, honorable Mr. President.
Ferdinand R. Marcos Jr., mamamayan, and OFW, we love you po. Eh, maraming salamat ha, Ma'am Felo de la Cruz, sa iyong well wishes sa atin pong presidente. Kay Jolito Pequero, oy, ang dahilan dyan ay tungkol sa nagbulga ng extraordinary funds expenses ng Kongreso na hanggang ngayon wala pa silang nilalabas na COA audit report. Hehe, galit ang taga-kamara sa SMNI personally. Actually, politically motivated din ito, Kakofi. May halong politics ito, Kakofi, no? Dahil din sa mga recent instances, no? Na, syempre, dyan, din nandiyan yung programa ni PRRD, no? Ni dating Presidente Rodrigo Roma Duterte at yung kanyang recent attack sa Kongreso na tinawag itong ano eh, tinawag nila itong most threatened institution. Eh syempre nasaktan itong mga mambabatas na ito. So parang naghihigante ito. Pero yari sila dito dahil binasahan din sila ng mga provision eh. May mga sinaside din ng mga provision, and kung inyong matatanda, parang 2 months ago lang eh, naglabas ang Korte Suprema na hindi ka pa basta magsa-cite into contempt, no, ng iyong resource person. Pero tinuloy pa rin po nila yan. Tingnan natin. Eh, sa tingin ko naman, itong si Ka Eric at itong si dating Yusek Badu, isuportado siya ng SMNI, no? Kung papakinggan nyo yung hearing eh. Kasi yung first hearing, medyo confident pa rin. Confident naman itong si Ka Eric, no? Pero hindi ganoon ka-confident, no? Pero yung sumunod na hearing na, syempre, nagkaroon na ng mga briefing yan. Sa tingin ko, ang basa ko dyan, isuportado siya ni Pastor Apollo Kibuloy, no? Kaya mas confident na itong si Ka Eric. Kaya medyo hindi hihinto dito yung laban eh. Tuloy-tuloy itong laban na ito base sa ating obserbasyon. Itong hearing na to, kumbaga preliminary pa lang ito at uusad pa itong mga pagdinig na ito. Elizabeth Habihan, oy ma'am, kumusta po kayo ma'am ha? Long time no message. Happy viewing po sa inyo. Nora Elong, dapat kasi ibigay ang buong source para magkaalaman na at mapatunayan kung totoo o hindi ang allegation. Kung totoo, edi maging hero si Ka Eric. Pero ang ginigit po dito ni Ka Eric, eh may protektado siya ng ating mga batas na hindi niya dapat ibulgar ang kanyang sources. At yun ay hindi matanggap ka, Kofi, ng ilang mga mambabatas o ng mga miyembro ng committee na yan on legislative franchise. Eh medyo matagal-tagal ba sa site into contempt eh, itong si Ka Eric. At hindi ko lang narinig eh. Hindi ko lang natapos yung parte na ni Yusek Baduy eh, kung ilang araw siyang basa site into contempt dyan. Pero sa Kongreso naman yan, ka Kofi, no? Hindi naman yan yung usual na kulungan, no, na crowded ito sa Kongreso. Feeling ko aircon nga itong kulungan nila dyan sa loob ng Kongreso. Good evening, Norma Novelas Miramonte. Shoutout po sa inyo dyan sa Pasig City. Nakikinig sa atin kay Connie Liabres. Good evening, Kakofi. Hello din po sa inyo, no. Kay Violeta Mendoza, nakikinig sa atin sa Facebook. Si Ma'am Perlita Jimenez, shoutout din po sa inyo, no. At kay Jeffrey Buyan Coronado. Happy viewing po sa inyo mula dyan sa Facebook. Kakofi ha, baka na sa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. Ayan, i-click lang po yung follow at i-click lang po yung like dyan sa ating Facebook, no? Wala naman pong bayad dyan. At kung kayo ay nasa YouTube, ay i-click lang po ninyo ang subscribe. Yung tumatawa, mangyayari din yan sa kanila at malala pa. Yun ang karma. Maricel Kaagbay, yan ang balik, no ba? Kaya medyo ingat-ingat din. Baybayan Sally, asal NPA talaga si Ka Eric. Matapang siya, Kakofi, no? Doon sa pagdinig na yan. In fact, tumayo pa siya, no? At nagkain na talaga, no? Panoorin ninyo, Kakofi, parang rin sabi, huwag kang bastos. Nagginagano na siya ng mga mababatas, eh. Pero nakakatawa, no? Kasi parang anong nangyari sa hearing, no? Parang kangaroo court nga raw, ikaw nga, Kakofi. Ang purpose naman ng hearing na yan, eh, in aid of legislation lang, Kakofi, no? Para ang purpose, ibig sabihin mo ng in aid of legislation, baka may mga batas na kinakailangan amyendahan o baka kinakailangan natin gumawa ng mga bagong batas para mapabuti yung isang sitwasyon. Yun yung purpose niyan eh. O bakit ka nag-hearing eh, no? Baka panahon na para baguhin, amyendahan ang isang provision sa isang batas o gumawa ng bagong batas base doon sa naging pagdinig, base doon sa naging hearing. Ang problema din kasi, minsan nagkakagulo-gulo na syempre kanya-kanyang pasikat ang mga congressman, no? Rionica Kahutay Carrera, ang Tongres ng mga grupo ng matatanda dyan sa Kamara, mga lawbreaker, ginamit ang kapangyarihan ng mga devil. Karma Kamara is sa inyo is coming, sabi ni Rionica Kahutay. Yan, tamaan ang dapat tamaan. No? That exempts Soto Lo, sabi ni Nora Elong. Armando Fernandez, bastos yung Eric na yan o galing MPA. Ikaw ba naman, tatayuhan, aba, sino ba siya?
Ayan, ka-Coffee, Armando Fernandez. Nakita rin natin yung ka-Coffee, no? Napanood natin yan. Parang hindi na sila magka-intindihan kasi parang wala na talaga. Nawala na talaga ng ano eh. Nawala na ng proper decorum eh. Yan, tumayo ang ka-Coffee, no? And may mga instances na hindi na natin naririnig eh. Yung sinasabi niya dahil naka-off na yung mic at nakatayo o malayo siya doon sa microphone. So tingnan natin kung ano mangyayari. Anong development dito, hindi ko alam kung magkakaroon pa ng karagdagang pagdinig dito kasi pangalawang araw pa lang yan eh. So tingnan natin, baka may mga future hearings pa patungkol po sa usapin na ito.